Tanghali, magandang hapon, magandang umaga. Nandito po ako ngayon sa harap ng salamin. Mirror, mirror on the wall, who is the prettiest among them all? Joke lang. I'm here in front of the mirror to prove to you that my love is true. No. Dahil po, naghahanap ako ng uban. Ayan, no. Ang dami ko na pong uban. Sa kulay na itim ng aking buhok, ang aking buhok ay wala pang tinta. Natural na itim. Nature black. Ang dami ko na pong uban, white hair. Tapos ang kati. Naghahanap mo sana ako ng kuto eh. Wala akong makitang kuto, uban sa kadandruff. Kasi napakaganda ng araw po ngayon. Sobrang, ayan oh, sa labas, napakainit. So, gumising ako ng umaga, alas 5, naglaba, ang dami kong nilabhan, mga kumot, punda, ano pa, mga damit namin ni Buboy. Tapos, ang sarap sa pakiramdam na kahit, kasi, pag hindi lumalabas yung tag-ulan, ang sama sa pakiramdam, o kaya pag walang init. So, ginawa ko, maaga kong gumising, at naglaba. Naglilig ng mga halaman, nagluto, naligo, nag-alaga kay Buboy, pinatulog si Buboy, hindi pa rin ako natutulog. Ang dami ko pa rin ginagawa sa maghapon. So ngayon, bakit tayo nagkakaroon ng uban? Ano ang sign na nagkakaroon ng uban ang isang tao? What are the signs that we have white hair? First and foremost, tayo ay nagkakaroon ng uban because it's inherited, yung namamana. Pangalawa, nagkakaroon tayo ng uban dahil sa aging, old age. Yung we're not getting younger, so we're getting old. That's why nagkakaroon tayo ng uban. Ano ba yung, bakit tayo nagkakaroon ng uban? At ano ang purpose nito sa ating ulo? Para ba magkaroon tayo ng puting buhok? White hair? O para lang, para kung napapansin natin, yung, or dahil nagkakaroon na ng, ano ba yun? Matanda na nga, tumatanda na nga, kaya nagiging puti ang ating buhok o nagkakaroon ng uban. Nung medyo bata-bata pa ako, wala naman akong napapansin na uban. Tapos ngayon na nasa 40s na ako, ang dami nagsipaglabasa na uban. Ang sarap kamutin, napakakati sa, para talo pa yung dandruff, sa kati na kailangan mo talagang tanggalin. So kaya ginawa ko tong mirror na to, nandito ako sa harap ng mirror. Kasi yung uban is nakikita ko, I saw the white hair here on the mirror. Kasi walang taong tutulong sa akin na magtanggal ng uban. So, I use this mirror. Hello, hi! Ginawa ko tong mirror na to para makita ko yung uban. Kahit para ako na lang, makikita ko nang nakuha ko yung uban. Ang ginagamit syempre sa pagtanggal ng uban ay chani. Malaking tulong niyan sa pagbunot ng uban, sa makating uban. Tapos pangalawa, nung nasa probinsya ako, nung bata pa ako, nung nabubuhay pa yung sina mother, ang ginagamit namin ay palay. Yung palay, inaano na dinidikit sa uban, tapos puk, bubunutin, saka bubunutin yung uban. Kasi nga, matanda na, tumatanda na, nagkakaroon na ng uban. Akala mo, napaka-itim na itim ng buhok ko, oh. Oh, 44. Tapos ngayon, sa ilalim punong-puno ng uban, napakakati. Hindi ka matutulog ka na lang. Pag gusto mo pa, kukunin ko tong salamin na to para tanggalin ang uban. This is now my baby. My baby is crying because he wants to get my cell phone. He wants to play cell phone. My cell phone is the only one. Hello, magandang umaga po. Magluluto po ulit kami ng gulay na malunggay ni Chinchin. Ayan, tinutulo ako ni Chinchin na mag-ayos itong malunggay. Magluluto kami ng malunggay mamaya. Kasi napakainit, so very hot today. So, I prepared to wake up early and then i-ready yung gulay mamaya. Tapos naligo na rin ako, I take a bath and then si Chinchin. Tapos mamaya kakain kami ng oatmeal dahil napakainit sobra. Totoo po, yung init na nakaka-high blood.
So, ito na po yung pangalawang gata. Yan, ilalagay ko na po siya. Oh, nag-iba yung kulay. So, yun nga po. Kaya, pag magbibigay ako ng simula ngayon, o simula nung nangyari yun, 6 months ago na, hindi ako nag-post ng niloto, hindi rin ako namigay ng niloto dahil dun sa sinabi ng aking kapitbahay na friend ko na din na naglagay ako ng pork dun sa pagkain na binigay ko sa kaibigan kong Muslim. And since then, iniwasan ko lang magluto ng binigay sa kapitbahay. So ngayon, nagluto ulit ako. Yan. Hintayin natin kumulo ito at ilalagay ko yung... Lagyan ko po siya ng panglad. So, this is now the malunggay. Ayan po. Isang malunggay. Ilalagay ko nga ang malunggay dito sa ginataang manok na may sitaw. Ang tagal din bago ako nakapagluto ulit ng ganito. Tapos sabi ko nga po, siyempre sa pagbibigay ng ulam sa kapitbahay, titingnan natin kung anong, may mga kumakain ng ganung bagay. May kumakain ng manok, may kumakain ng hindi, may kumakain ng baboy, may kumakain ng hindi ng baboy. Pero ngayon, bibihiran na rin ako mabigay at ito ang aming ulam ngayong tanghali. Ito natin siya ng kunting asin, saka yung pangkalasa. Tapos kunting ito. Maya-mayang kunti, ilalagay ko yung kakanggata. So, ilalagay ko na po yung kakanggata. This is now the kakanggata. Unang gata. Ooh, sarap. Yun yung brown-brown na yan, yung ano yan, residue ba yun? Ayan na po, luto na po siya. Wow. So, maya-mayang kunti, lalagyan ko po siya ng kalamansi. Para yung lasa ng kalamansi dun sa gata, lalo siyang tumingkad yung lasa, yung tunay na lasa ng balunggay sa gata na may manok. Tapos, pangalawa pa po, yung paglalagay ng kalamansi, dahil sobrang napakainit ng panahon, pwera iwas hypertension. Kasi yung kalamansi, yung asin niya, magkukontrast dun sa gata na nilagay ko sa gulay. So, katulad ng sinabi ko nga po sa pagbibigay ng ulam sa ating kapitbahay, minsan may nakukuha tayong leksyon, aral na nagbibigay sa atin ng yung nakakapagpaliwanag ng ating isipan na hindi lahat ng bagay pwede natin ibigay yung pagkain sa ating kapitbahay. Iisipin natin yung kumakain ba sila nito, ayaw ba nila nito, gusto